Good evening po sa lahat. Welcome po sa Nightly Bible Studies on the book of John. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay ang topic po natin ang John chapter 4 verse 1 to 14 is about a Samaritan woman meets her Messiah. Kayo po ba? Kaya ba ninyong i-meet si Jesus ngayon? Amen. Praise God. So ngayon po, bago po natin umpisahan po ang ating pong pag-aaral, nais po natin umpisahan muna sa isang dasal. So let's pray. Praise you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa gabi na to, sa pag-aaral ng mga salita. Lord, I pray, Panginoon, to hide me in the shadows of your wings, Lord. Tanging mga salita mo lang, Panginoon, ang aming pumawa pag-aaralan po ngayon. Lord, tayong kayo lang po pupurihin sa sambahin sa mga oras na ito, Panginoon. And I pray, Lord God, na bawat nakikinig po, Panginoon, sa oras na ito, Lord, buksan mo ang kanilang mga puso, buksan mo ang kanilang mga tenga, kanilang mga mata, Panginoon, ang kanilang mag-iisip, Panginoon, upang maunawaan at mamahalin ang iyong mga salita, Panginoon. Sa pagkakang magsalita, Panginoon, sabi mo, ang mga nakikinig na ito, they are blessed, O God. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, kayo lang pong gumabay sa amin. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. No. Sabi po sa book of John, no? Kahapon pong napag-aralan natin ay about John chapter 3. No? Tinapos po John chapter 3 kahapon po kagabi. No? Ang verse 30 po dito, he must increase but I must decrease, ang sabi po ni John dito. Ang ibig po niya sabihin, kailangan si John po, in-exalt po ang Panginoong Jesus. So, kailangan po si John, dahil po isa po ay isa pong tawag sa Panginoon bago po dumating Panginoong Jesus, siya po ang naging boses muna. So, nung nakilala po ang si John, nakilala na siya, dumating Panginoong Jesus, kailangan na ang Panginoong Jesus ang manguna sa kanya. So, John must decrease and ang Panginoong Jesus ang ma-increase. So, ang ano po dito, ang passage dito, si John po kailangan po maging humble at sumunod po sa utos ng Panginoon. Praise God. So ngayon naman po ang verse chapter 4 verse 1 to 14 po ang ating pag-aaralan, kung ano po lahat ang mga nakasaad dito. Ang sabi po kasi sa Bible, no, ito pong John chapter from 1 to 21 chapter ang John, napakarami po nakalagay po dito na nakasulat na word believe. No, paulit-ulit po 'yan, no. Chapters after chapters, no. May mga chapters po, no, na napakadami pong paulit-ulit po ang mga bilib. Napakahalaga po pala ang maniwala tayo sa Bible, ang maniwala tayo sa Word of God, at maniwala tayo sa Diyos. Hindi lang po pala 40 times, no? Pag binasa mo, mga 50 times plus pa ang word na bilib. Kailangan po talaga yung ipasapuso po natin ang bilib na word na to. No? Sabi nga po ng Panginoon, si Jesus mismo nagsabi sa John 14:1, do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Na kailangan talaga inulit ng Panginoon, no? Panginoong Jesus, maniwala ka sa kanya. So sa mga nangyayari po ngayon, no? So ito pong panahon na to, kailangan talaga ang paniwala natin sa Diyos ay malaki at matibay. Ipaglaban po natin ang paniniwala natin na to. Amen. So yun po, no? Basahin po natin from verse 1 to verse 14, no? Sa wikang Tagalog po, nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na magiging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo ay hindi si Jesus mismo ang nababautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Ngunit ang kailangan sa Samaria siya dumaan. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanong dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae,
Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nagigibalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat uminom sa tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya na patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Praise God. From verse 1 to verse 14, napakarami po pala natin pag-aaralan dito. No? Sa verse 1 pa lang po, nakalagay po doon ang mga word, ang mga Pharisee, ang mga Pharisees. No? Bakit bigla na lang pong lumabas ang mga Pariseo dito, ang mga Pharisees. Samantala po, no? Titingnan po natin ang history ng Bible po about the Old Testament. Kung ito po, ilalagay po natin ang history about geographical or political, no? Background, ano po ang landscape na makikita natin dito, no? From Old Testament, nandiyan po, makikita natin ang mga lahi po ni Abraham, no? Ang mga tinawag ng Diyos, ito po'y pumasok sa mga sa bansang Egypto. So marami po dyan mga nakalagay po, nandiyan po Egypto, Egyptians, Philistines, Amalekites, Edomites, no? Mga Moabites, Amorites, no? Arameans, Babylonians, no? Nandiyan pa rin po ang mga propeta. So wala ka pong makikitang word na Pharisees kung babasahin niyo po ang Old Testament. So pagkadaan po ng Old Testament, pinag-aaral po ng Book of John ngayon, bigla na lang po lumabas ang mga Pharisees. Hindi lang po mga Pharisees, nandyan po ang mga Romans. Kung patuloy po yung pag-aaral ng Book of John, makikita po natin dyan, nandyan na po si Pontius Pilate, nandyan po din po si Herod. No? Mga ito po ay mga Romano. Bakit po biglang lumabas na lang ang mga pangalan nila? At bakit lumabas na lang po bigla po, no, ang mga Pharisees, no? Kung titingnan po natin ang mga Pharisees, no, nung ang mga galing po sa exile, no, to from Babylon ang mga Israel po, no? So meron pong 400 years of silence. Ang ibig sabihin po noon, ang Diyos po ay hindi nagpaparandang sa mga Pariseo. God revealed nothing to His people. God did not speak to the Jewish people. May hindi man lang kumuha ng Diyos kahit isa pong propeta na magsasalita kung anong gagawin ng mga ito pong mga anak niya, mga Jews po. So yun po, no? Para po, dahil po wala pong boses po ang Panginoon sa kanila, sa mga anak ng Diyos, sa mga Jews, ito pong mga Pharisees, no? Sila po ang involved sa paghanap po ng salita ng Diyos. Sila na po ang naghanap sa salita ng Diyos. So doon po nakita po nila, involved po, no? Nandiyan po ang 5 book of Old Testament na minister po nila. Ano po yung 5 book of Old Testament? Ito po tinatawag na Pentateuch of 5 scrolls, no? Ito po ang Genesis, Leviticus, no? Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Master po nito ang mga Pariseo, ang mga to. In fact po, no, bawat mga nakasulat po dito, maraming po sa kanila, no? Kung sidigan po sa degree, hindi lang po sila masteral degree, kundi doctorate degree ng mga nakasulatan nito. Kaya po, ganun po sila, kadaming alam pagdating po sa Old Testament, no? Pagdating po dito sa 5 scrolls. Ito po ang mga Pharisees na sinasabi po. Ito po sa Bible, no? Ito po sa Book of John natin pinag-aralan ngayon. From verse 1 pa lang, nandiyan na po sila. Kaya po pala mayroong mga Pharisees, sila po pala ay mga Jews din po na naghanap sa salita ng Diyos.
Ngayon po, tatalayan naman po natin kung sino naman po, no? Ang mga Romans. Na, ang mga Romans po na to ay kasakasang ang mga nandiyan po si Pontius Pilato, nandiyan po si Herod, no? Sila po ay mga kumbaga kasangga po ng mga Pharisees din po. No, nung bandang uli, babasahin po natin 'yan. Nandiyan po ang pabor po kung ano pong kagustuhan ng mga Pharisees po. Meron pong time na sumusunod po ang mga Romano. Pero po dahil po mga Pharisees po, sila po ay mga tao kung kahit master na po ang kanilang ang 5 books of the Old Testament na sulat ni Moses, meron pong lacking sa kanila. Ano po yung lack na yun? No? Ang lack po na yun ay ang compassion, ang love, ang humbleness, ang sincerity. Yun po ang di makita ng Panginoong Yesus sa kanila. Kaya po tuwing sila po ay mga sa pagsasabihan ng Panginoon, wala daw po silang compassion at saka humbleness. Napakahalaga po pala sa isang tao ang pagiging isang humble. No? Sabi nga po sa 2 Chronicles 7:14, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn for their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land." Sabi po ng Panginoon dito, kailangan pala magpaka-humble muna bago po tayo umarap sa Kanya na mag-pray, na hanapin siya, at saka po tumalikod din sa mga panalaan, sa mga kasalanan. Number one po nakasulat dito ang pagiging humble. Yung pong di makitang sincerity sa mga Pharisees. Kaya din po natin, marami po sa mga tao po ngayon, no? Pray ng pray, hinahanap ang Panginoon, pero po wala pong humbleness. Nagpa-pray po, pero hindi mga humble. No? Sinisik pong Panginoon, nagbabasa ng Bible, pero hindi pala mga humble. Ang kailangan pala ng Panginoon ay pagiging humble natin. Yun po ang nakasulat. Kaya po ang mga Pharisees, kahit po napakarami nilang alam about the book of the law, ito pong 5 books na to, no? Hindi pa rin po sapat sa Panginoon kung sino. Alam pa rin ang Panginoon, nakikita pa rin ang Panginoon kanila mga puso kung sila ay mga humble. Ganon din po pala tayo kailangan po na tayo maging magpaka-humble. No, ngayon lang po, no? Dahil nga po itong mga susunod po, mga Romans, no? Ang mga Romans naman po, bakit biglang lumusot po dito sa usapan? Bakit bigla pong napunta dito sa New Testament, no? Ang mga Romans po, malaki po pala kanilang party dito. In fact po, no? 549 BC, bago po ipinanak ang ating Panginoong Jesus, no? Ang una pong umahawak po sa empire, sa buo pong sa halos lupain po na palibot po ng Mediterranean Sea ay ang Persian Empire. No? Pangalawa po dyan ang Greek, pangatlo ang Egyptian Empire, Syrian Empire, Hasmonean Empire, at pang-anim po ang Roman Empire. Na ang Roman Empire, 63 before na pinak ang Panginoong Yesus, nandyan na sila. 33 years more, ang Panginoong Yesus ay nandyan na, nag-umisa na kanyang ministry, total 90 plus, no? Mga 93 years nandiyan na po ang Romano sa ang mga Roman sa Bible po. Ganun po sila nakilala kung bakit po nandito po sila sa Bible. In fact po, sa laki po ng Roman Empire, halos sinakop po niya buong Europe at saka po yung ang North Africa kasama po yung West Asia, no? Kundi naman po yung Europe ang part po nito, Mediterranean Sea. Ito po ay ang nagdi-divide sa Europe tsaka sa dito po sa North Africa, no? Sa North Africa nandiyan po yung Morocco, nandiyan po yung Algeria, nandiyan po yung Libya at saka Egypt. Pagdating po dito paakyat, nandiyan naman po itong Israel, sa side naman po ang Jordan, Lebanon, nandiyan naman po sa side niya itong Syria at ang Iraq, no? Pagdating po dito, nandiyan po yung Turkey, yung Greece, ang Italy, and then ang Spain, nandiyan po yung Great Britain, ang France, sakop po yan buo ng Roman Empire. Ganun po kalakas, kalawag ang sakop ng Roman Empire. Kaya po pala nandiyan sila ngayon, nandiyan sila sa time ni Jesus. Tingnan po natin pati po ang mga pangalan, karamihan po sa Bible, nandiyan po ang mga pangalan po ang Latin. Parang po mga Pinoy po, mga sa Pilipinas po, nung sinakop po itong mga Kastila, ang mga pati po mga pangalan ng kanilang mga lingwahe ay ginagamit ng mga Pilipino. Hanggang sa ngayon,
Marami pa pong mga pangalang Kastila o Latin ang ginagamit po ng mga Pilipino. Gaya din po sa Bible. Gaya din po sa Bible, napakarami po nandiyan po si Maria, si Jose, no? Si Nathaniel, at marami pa pong iba, no? Na mga disipulo po ng Panginoong Jesus na ang mga pangalan ay hango po sa salita ng mga lingwahe po sa mga Latin po, no? So yan po, no? Bakit po lumabas bigla ito pong Pharisees at bakit po mga Romans bigla nandiyan po? Nandiyan po sila pala, part po pala sila sa history. So ngayon po, no? So since alam po na natin ang pinanggalingan ng mga to, dadako po tayo dahil po dito naman kung kailan po tinagpo ng Panginoong Yesus ito pong babae na Samaritana na hindi naman po siya binigyan ng pangalan, no? Ang in fact po nakalagay lang Samaritan woman. So ito pong part na to po, tutin na po natin ang Israel po, ang time po ng mga, during that time po ng Panginoong Yesus, nandyan po ang Galilee, ang Samaria at Judea. Nahati po sa tatlo pong malalaking lugar po ito pong Israel, no? Continue po natin sa modern times ngayon, ang Israel, from north to south po ang pahaba niya, no? Nasa 400 kilometers po. Pero po yung Nazareth to Jerusalem, sa gitna po yung Samaria, nasa 100 kilometers po yan kung magkaguhit ka po ng pahaba po, no? Ng straight ng pahaba. Ganun po kahaba ang binabalik-balik ang paglalakad po ng ating Panginoong Jesus kasama po ang kanyang mga alagad. So, nasa gitna po ang Samaria. Meron po mga tatlo pong mga, meron po mga tig-isang syudad na malalaki po itong ano, ang mga lugar ito. Ang Galilee po, nandiyan ang Nazareth. Ang Samaria, nandiyan po yung Sikhar. Ang Judea, nandiyan na po ang Jerusalem. So kaya po, nung verse 1 po dito sa chapter 4, therefore, no? Verse 1 ng chapter 4, nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming naghihikayat na maging alagad at nababawas din mga kaysa sa kay Juan. Nalalaman na po, no? Nagiging well-known na po ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang mga Pariseo po na to, meron na pong nakakarte na mga balita kung sino ang Panginoong Yesus sa kanila. So iba po din po ang kanyang mga teaching. So ang ginawa po nila, tuwing nasa nangangalan pong Panginoong Yesus, nandun din po sila. Kaya po ang Panginoong Yesus, ang sabi po sa verse 1, nung nalaman niya na nandiyan po mga Pharisees, siya po ay sinabi niya na sila ay babalik na po sa Galilee, sa Nazareth. Pero po sila ay dadaan, wala pong ibang dadaan nandito, kundi po yung Samaria. Pwede pong dumaan po, no? Sa gilid po ng Samaria, bandang left side, nandiyan po Mediterranean Sea. Kung ayaw po nila dumaan sa mismong Samaria, pwede po sila magbangka doon, papunta po sa kabila. Meron din pong option, pumunta sa kanan, nandiyan po yung Jordan River. Ang Jordan River po, ang haba ng Jordan River, halos 100 kilometers din po. Kung nasaan po ang Nazareth at ang itong Jerusalem, ganyan po kahaba ng Jordan River. Kung sila po ayaw nilang dumaan sa Nazareth, dito po sa Samaria, sila po ipupunta sa Jordan River para po sila itatawid doon. Yung pong ginagawa ng mga Israel po, no? Ang mga Jews, dahil po umiiwas nga silang pumunta sa Samaria. At dahil naman po, panahon na po ng mga Roman Empire po ang mga to, ang mga kanya-kanya na po, may maganda na po mga kalsada dyan, no? So, ang Panginoon Jesus, minabuti po niyang po dumaan sa Samaria. Bakit po minabuti niyang dumaan sa Samaria? Dahil po mayroon siyang purpose na pupuntahan doon. Alam po niya kung sino ba pupuntahan niya doon. Ang pupuntahan niya po ay ang babaeng Samaritana. Opo, alam po ng Panginoon Jesus kung sino po ang babae na to, no? Actually, it was a socially forbidden, no? Pinagbabawal o prohibited po na makipag-ugnayan po o makipag-usap man lang ang lalaki sa babae between Jews at saka po itong mga Samaritana, no? Pinagbabawal po mahigpit iyon. Pero ang Panginoong Yesus pumunta pa rin doon. Bakit? Alam niya kasi ang babae na to na kailangan po ng kaligtasan. Alam niya ang babae na to kung sino ito. Actually po, no? It was a social, ngayon nga lang po, is a social distance or a physical distancing ang nangyayari po ngayon sa panahon natin ngayon. Pero sa Panginoon Jesus, siya po mismo ang pumunta doon. Wala pong social distance sa kanya. Because Jesus' compassion and purpose proved more important than a social form. Actually, siya nga po ay naging comfortable nga po siya sa kanyang conversation sa itong babae na ito.
No, in fact, he asked water from her. He knew that she was and her background, dalam punya backgroundnya. No, but he did not act and talk like she was somebody, no, who had to be avoided. No, pumunta po siya dahil special po pala sa Panginoon ang bawat po tao po sa kanya. No, lalo na, no, ang mga tumatawag po sa kanya. Lalo na po mga tumatawag. So, nagayon po kay special sa Panginoon. Kaya po, alam ng Panginoon kung gano'ng kakadaming kasalanan nito. Bakit ang babae na to, nung tanghaling tapat, ay doon pa lang siya mag-iigib ng tubig? No? Siguro umiiwas siya, nahihiya siya sa mga tao dahil pag-uusapan na naman siya. Ganun po pala kasi po na meron siyang limang asawa at ang naging limang asawa niya, meron pa siyang isang kinakasama na. No? Ang kinakasama niya na ngayon ay pang-anim pero hindi niya asawa. Alam ng Panginoon kung sino yan. Kakilala niya, no, ang mga tao. No? Kayo po, kilala kayo talaga ng Panginoon. Ano man pong ginagawa mo ngayon, kilala ka ng Panginoon. Ang ginagawa mo kahapon, kilala ka ng Panginoon. Kung ano po nang gagawin natin, kilala tayo ng Panginoon. At tinatagpuli tayo ng Panginoon. No? Magsabi po, no? Sa John 1:48, no? Nasaan niyo po ito po yung kay Tanathniel? Before Philip called you when you were under the fig tree, I saw you. Nakikita na tayo ng Panginoon kung anong gagawin natin. Kung ano mga desisyon natin, ang puso natin, nalalaman ng Panginoon kung anong laman yan. No? Dahil po, kahit no, ang lahat ng mga buhok natin, alam ng bilang ng Panginoon. Sabi po sa Matthew 10:30. Pero kung iba po sinasabi po, may mga pilosa pong nagsasabi o kaya literal. Oh, Brother Mike, wala man akong buhok. Eh, paano mabibilang ng Panginoon? Paano malalaman ng Panginoon na importante ako sa Kanya? Pero sabi na sa Jeremiah 1:5, no? Before, no, I know you since you were in your womb. Bago ka pa lang ipinanganak, no, alam na kita, kilala na kita. Yun po ang sinasabi ng Panginoon sa mga tao po, kanya pong mga minamahal. So pinakita po ni Jesus, no, pagdating po sa gospel, gaya po ng isa pong babaeng sa Marta na doon, napakadami po pala niya ginawang kasalanan. Pagdating po sa gospel, wala po palang napakasama na nadidisqualify. Lahat po pala, no one is off limit. Lahat po pala ay open. Open po, no, ang kamay ng Panginoon para po akapin ang mga akapin po tayo. Open po ang kamay ng Panginoon para po akapin ka. Nandiyan po ang kamay ng Panginoon para po abutin ka. Kung ikaw ay nadapa, kailangan, no, kailangan ng Panginoon, open ang Panginoon para abutin at itayo ka muli. Ganun po ang Panginoon. Hindi po niya tayo pinapabayaan. Kaya po ng babae na to, hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. In fact, no, kahit ganun po kawagigpit ang pagbabawal, ang Panginoon po rin po ay nagpunta sa kanya. Ganun po kamahal ng Panginoon ang bawat po sa kanya. Ang bawat tao, ganun po kaimportante sa kanya. Dahil po sinabi po niya sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa't isang anak upang ang sino mang sumamalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw po niya masayang ang buhay ng bawat isa na mapunta lamang po sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya nga po from heaven bumaba sa dito sa lupa para po tayo ay kanyang maakay. Ang kailangan na po natin ay magpaakay din tayo sa kanya, magpasak tayo sa kanyang pakpak. No? Ayaw po niya tayong bawat isa mga kanyang tagapaglingkod o bawat isa mga tao po. No? Ayaw po niyang mapunta sa impyerno. Gusto niya lahat ay maligtas. Kaya po kailangan natin, kaya po nito pong babae po na tatagal sa Maritana, natinanggap po niya bandang huli ang Panginoon, ang ino-offer ng Panginoon. Ito ang kailangan mo. Itong tubig na ito na magbibigay ng buhay sa iyo. Tinanggap po ito ng babae. Tinanggap po ito ng Samaritana. No? Pagkatanggap po niya ito, siya po ay gladly na pinabalita po niya sa kanyang lugar. At lahat po ng kanyang pinabalita doon, lahat po ng nandun, sabi sa Bible, ay mga naligtas. Tingnan po kung gaano po kapag po tinanggap mo ang Panginoon. Hindi lang po pala ikaw ang maliligtas. Hindi lang po pala pamilya mo maliligtas. Marami pa po pala tayo pwedeng maligtas. No? Sa pamamagitan po ng Word of God. Kailangan na po pala tulad ng babae na to. Mahalin lang natin ang bawat salita ng Diyos. Kung pwede lang natin itong kunin, no? Kunin mo, you hold it firmly. Huwag mo po natin pakawalan po ito. No? Dahil po, meron tayong po, pag narinig mo ang Word of God, maraming tayong po, hindi mo na po siya, maraming tayong po na hindi nababalikan ng iba. No? Aayaan na lang po ito. Kaya po, after
few hours pa lang po, nakakalimutan na kung ano po. No? Yung Word of God na yun ay isang seed na kailangan pong tinatanim po sa ating mga puso. Pag nakalimutan na wala na, hindi mo na kung meditate ang Word of God na ito, no? Ang seed na ito para siyang nabalatan. No? Ang sa Bible, kung tingnan po natin Psalms chapter 1 verse 4, no? Para siyang isang shaft na tangay-tangay lang ng hangin, wala na pong value. Kumbaga po yan ay wala na pong bigat. Kailangan po talaga ang Word of God na ito, buong-buong mong kukunin, na itatanim mong buong-buong, na may balat, may laman, buong-buong mong tatanim sa iyong puso. At doon mo po mararanasan po, no? Ang salita ng Diyos na sinasabi na kailangan po pala kukunitin mo, kung pwede mong kukunitin, siulat sa iyong mga puso, sa iyong puso po. At ito po, para po ito tinanim mo, pag ito po natanim at lalago, ang sabi po sa Proverbs, Psalms chapter 1:3, He will be like a tree planted in the streams of water, yielding its fruit in its season, and whose leaves does not wither, he will prosper whatever he does. Kung ano kung mga palang gagawin mo, balak mo, balakin mo, nandiyan na po pala ang blessings ng Panginoon. Pag tinanim mo ang Word of God sa iyo, palagang ganitin ito, para po pala itong isang tree, no, sa puno na nakatayong sa batis na hindi po nalalanta, na bawat po panahon, napapanahon ito po ay namumunga. Ganun po sinasabi po ng ating Panginoon sa atin. Tulad po ng babae na to, tinanggap niyang buo ang Word of God, no? I encourage ko po kayo, tanggapin po natin ang mga Word of God. Basahin po natin. Sabi niya po Psalm 63:6, meditate the Word of God po, even in your bed, no? Kahit po sa kalaliman ng gabi, kahit po gabi, meditate po natin palagi. No? Or meditate the Word of God day and night. Ganun po kahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Doon po natin nakikilala kung sino ang Panginoon. No? Ito pong generation na to, tinan po natin dahil po na dito po tayo sa generation na ito pong COVID-19 na nananalasa. Ito pong COVID-19 na to, isang virus na kahit po ang mga eksperto, ang mga eksperto po dito, mga doktor, mga physicist, pinangalanan po itong corona kasi meron daw po itong crown. Kaya po nilagyan ng coronavirus. No? Kung di na po natin lahat ng virus po, no, nagagamot, pero po itong virus ito hindi pa nagagamot kahit meron pong crown. Napakatindi po ng virus ito. In fact, more than 2 million na po, almost 2.5 million na po ang mga positive cases dito. At marami pong namamatay. No? Dahil po ito po, hindi naman po, ito po ay isang hari ng mga virus. No? Kaya po ang hirap po nilampok sa inyo. Isa lang po makapagpuksa dito, ang hari ng mga hari, yung pong walang iba po kundi ang Panginoon Yesus. We have to claim ang Panginoon Yesus. Kahit nga po ang mga scientists, ang mga chemists, mga physicists na ibang bansa, ang mayan bansa, natatakot sa mga ito. Pero pag nandyan ang Panginoon sa iyo, asahan po ninyo. Kahit po ng babae na ito, tinanggap po ng babae sa maritahan ng Panginoon Yesus, bubukal at bubukal sa iyong puso, mula sa iyong kalablooban, ang salita ng Diyos. Nandyan po ang protection ng Panginoon. Sabi nga po Psalms 91 verse 16, no? Ang pangalawang salita ng Diyos, kung iyan tatanggapin mo, nandyan ang kanyang salvation. With long life shall I satisfy you and show you my salvation. Bibigyan ka rin ng Panginoon ng mahabang buhay, no? Ito kung sinasabi niya Psalms 91, kailangan po natin ng protection ng Panginoon. Kailangan po natin ng blood of Christ, no? Na ito po ay dapat i-apply natin sa ating buhay. I-apply po natin sa ating pong mga pamilya. Kailangan po natin ito. Dahil po tayo ang Panginoon Yesus lamang po, no, ang makakapagbigay po ng kaligtasan sa atin. Kaya po ang ating pong pinag-aaralan po ngayon, kailangan po tayo po daw po ay tumalima sa banal na kasulatan, which is the Word of God. Basahin po natin ito, mag-meditate po natin ito, kailangan din po pala tayo, hindi tayo na tayo po ay karampuan na tayo ng quiet time sa pag-pray sa Panginoon. Ayan po, no? Doon po nagtatapos po ang ating pong message for tonight. Bukas po, ang isang pag-aaralan po, we'll continue about the chapter 4 po nito pong Book of John from verse 15 to verse 42. So, bukas po, yun po ang susunod po na tatalakayan. Sige po, tayo po nag-pray muna sa ating closing prayer. Hallelujah, Lord. We praise you, Panginoon. Napakasarap po natalakay ng mga salita, Panginoon. We have a joy on it, Panginoon. Kaya binibigyan po kami ng buhay, Panginoon.
Salamat po sa kalakasan namin na re-receive to be yung magbabasa ng inyong mga salita. Lord, pray Panginoon sa aking mga kapatid na guide them, bless them, hide them, keep them, Panginoon. Sa pagpaparinig po sa mga salita, I pray, O God, na maging ito po mga salita ng Panginoon ay ma-sealed up sa kanilang mga puso at magamit sa pang araw-araw na rema sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, kayo po nakakaalam sa mga kung sino po kami sa ano pong mga nilalaman ng puso namin. Lord, I pray, Panginoon, bago po kayong pabagaan, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you for the words, Panginoon. Your words in the lamp to our feet and the light unto our path. Thank you, God. We give you praise, we give you glory, we give you thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.